Every crisis is an opening to a new opportunity. Every failure is a stepping stone or a brick you can use to build your palace. Every beginning is a consequence of moving forward. Good morning sa lahat ng mga empowered consumers natin here in the Philippines and all around the world. We have started 2022 with a blast through the introduction of EasyVerse 3.0. Isa na naman itong phenomenal innovation ng Easy na lalo magpapainit ng dugo ng ating mga empowered consumers dahil mas pinadali na ang pagtupad ng mga pangarap. Well, speaking of pangarap, dreams. Lahat naman tayo may pangarap, di ba? Lahat tayo nangangarap. Sabi nga nila, mas malaking pangarap, mas nakaka-excite. At mas masaya ang buhay pag ang ating mga pangarap ay unti-unti nating nakakamit. Kanina, narinig nyo ang mga testimonies ng ating mga shares. Nakakabaliw, di ba? Lalo na siguro kung ikaw na ang susunod na magkukwento ng sarili mong success story. Lalo kang kikilabutan. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo bang kilabutan? Ay, hindi, mali. Gusto nyo bang makuha mga pangarap nyo? Siyempre, di ba? Well, kung gusto nyo at naniniwala kayo, i-type nyo sa comment. I-type nyo ngayon din. Sabihin mo, ilagay mo doon, ako na ang susunod. Yung may diin. Ako na ang susunod. Yung halos masira yung keyboards. Kasi naniniwala ka sa sarili mo. Well, the world as we know, it has changed from what we know of it just 2 years ago. It is in this short period of time that we have learned that money can be earned in the comfort of our homes, that nothing is permanent, that failure to adapt to the times could mean a disaster, and that health above all is of primary importance. Any given situation can become a catalyst for change, but how we treat each change is what matters the most. Sabi nga nila, necessity is the mother of all inventions. Tama naman, di ba? What the past 2 years have taught us has been a great tool towards developing new ideas, new products, and an even better system. One that you can consider to be calamity-proof. It is by this that EasyVerse 3.0 was born. Most of the world may have had a rough time, but remember that this was also the time that there are a lot of our distributors that have made tremendous gain with regards to their easy business. Ang dami pong kumita ng malaki kahit na merong mga pinagdadaanan ng pagsubok sa ating kapaligiran. Madaming naglabas ng sasakyan, maraming nagpatayo ng bahay, madaming umangat ang buhay. Dahil po dito, I would like to congratulate our new silver and gold executives, ang mga SE Prime at GE Prime. Siyempre, kasama din yung mga nakahit ng PGI. Lalo na ang mga susunod na awardees natin mamaya. Yun, mas nakakabilib yung mga susunod na mangyayari mamaya. They have been a great inspiration to a lot of people. Kaya para sa mga awardees, para sa inyo lahat, good job! As the world is starting to reopen again, we are also entering a new age, a new beginning, a time of even more possibilities and a time of even greater opportunities. Dahil dyan, may kukwento ko sa inyo. Siyempre, classic na kwento lang naman, hindi bago. Pero napaka-importante ng kwento to, especially yung moral ng story. Merong isang hiker, umakyat siya ng bundok kasi gustong-gusto niyang manood ng sunset. One time, inabutan siya ng dilim. So habang bumababa siya, nagkamali siya ng tinahak na dahan. Yung dinaanan niya, nagkamali siya. At sa di kasawiang palad, nalaglag po siya sa bangin. Alam niyang mataas po yun. So sabi, di ba takot at takot siya? Mabuti na lang, kahit madilim, meron siyang nahawakan na isang sanga ng isang puno. So kapit na kapit siya doon. Buong kamay, paa na akapit. Tapos, ang dilim-dilim, wala siyang makita. Takot at takot siya kasi alam niya, walang katao-tao sa paligid. So, alam niyo nangyari? Nag-pray po siya at sinabi niya, nilakasan niya ang kanyang boses. Sabi niya, Panginoon, Panginoon,
Gagawin ko po ang lahat. Susundin ko po ang lahat. Tulungan niyo lang po ako dito. I-save niyo lang po ako. Panginoon, I trust you. Alam niyo ho, sa kadiliman, biglang may nagsalita. Alam mo, sabi, isang pagkalakalaking boses. Sabi, oh, naniniwala ka ba talaga, Panginoon? Ikaw ba yan? Opo, opo, naniniwala po ako. Gagawin ko po lahat. I-save nyo lang po ako dito. Alam mo, sabi ng boses, kung naniniwala ka sa akin, sige, bumitaw ka. Sabi ng lalaki, Panginoon, huwag naman po yan. Gusto ko pumunta ng langit. Gusto ko kayo makasama. Pero huwag naman ngayon. Marami pa po akong pangarap. Kailangan ko pang mag-PGI. Kailangan ko pang ma-hit yung mga incentives. Hindi ko pa po na-hit. Joke lang po yun. Marami pa akong gusto mangyari sa buhay. Please naman po, Panginoon. Huwag naman po yan. Tulungan niyo po ako. Gagawin ko po lahat. Kung naniniwala ka, bumitaw ka. Sasaluhin kita. Panginoon naman, please naman, gagawin ko lahat. Naniniwala po ako sa inyo. Huwag lang yan. Tulungan niyo po ako. Bumitaw ka. Sasaluhin kita. Alam mo, hindi na nagsalita yung lalaki. Kinakabahan. Alam mo ginawa niya? Sabi niya, tao po! Tulungan niyo po ako, tao po! Hanggang sa inabutan siya ng magdamag, nakakapit lang po siya doon, nanginginig na sa pagod, hanggang dumating na po ang sunrise. At nung nagliwanag na, bigla niya napansin, 3 inches lang pala siya doon sa lupa. Mga kaibigan, nakakatuwa ang kwento. Ang moral ng story, God helps those who help themselves. Walang ibang tutulong po sa inyo kung hindi ang sarili nyo. Kahit ibigay po namin ang lahat at gawin namin lahat, kung hindi mo gagawin yung part mo, hindi rin magbabago ang buhay mo. With our ever-changing time and technology, the way you do your business, you should also adapt. Yes, there will be future challenges as they will always be there, especially if you are in pursuit of success and wealth. Lagi nating tatandaan, we are always given solutions. Lagi pong may solusyon at may innovations. At madalas, lumalabas iyan pag may mga matitinding pagsubok. Remember, it is by these obstacles that real opportunities are born. Pag nalagpasan mo ang mga challenges, mas madami blessings ang darating. Tandaan nyo, walang ibang magpapayaman sa inyo kundi ang sarili nyo. Walang ibang sisisihin pag ikaw ay nagkakotse kundi sarili mo. Walang ibang sisisihin pag nagkaroon ka ng malaking mansyon kung hindi ang sarili nyo. Maraming pang mangyayari dito sa atin. Madaming pang buhay ang babaguhin. Kasama ka doon, kaibigan. Yung mga nakita nyo, yung mga narinig nyo, at yung mga na-experience nyo, ay umpisa pa lang po ng mas magandang bagay na naghihintay sa inyo dito sa Easy. Kaya kung ako sa inyo, kapit ka lang, kaibigan. Huwag kang bibitaw. Trust us, believe in us, together we will accomplish greater things. Easy is still the best opportunity there is. My dear empowered consumers, I hope you all continue to set your mind and heart in achieving your dreams. Everything comes to you at the right time. So be patient and trust the process. Be reminded that your mindset is your reality. You are here in Easy to do great things. We will wait for you. God bless everyone and more power. Thank you. All right. Yes. Thank you with your excitement. Wow. Sir John. Wow. Asperin. Thank you, Sir John. Asperin. Grabe. Ibang excitement, sir. Ipapalang, pagtayo pala, huwag kang bibitaw! Walang bibitaw! Hindi kailangan bumitaw pala. Hindi, huwag kang bibitaw. Trust the process. Trust the process. Oo, talaga naman. Totoo naman eh, no? Totoo, sir, totoo. Oo, kaya yan din ang mensahe ng board of directors natin palagi. Salamat sa mga patuloy na talagang binibigay din ang tiwala. Correct, correct. Kaya importante lagi may paalala, brad, eh. Di ba? Yes. Kasi minsan hindi maiwasan
meron tayong mga part ng ating family na medyo talaga ng mga, may mga challenges na na-encounter, pero importante, huwag kang bibitaw. Walang ah! bibitaw. Tama eh, amidst everything, talagang best opportunity pa rin ang binibigay ng easy. Correct, sir. Diba? Correct. Ibang klase.